Sinabi ni Pangulong Duterte patungkol po dito sa mga Afghan. Kasi alam nyo naman po, di ba, si Pangulong Duterte, maaring hindi siya pabor dito sa pagkupkop sa mga Afghan refugee. Ganon din po ang ating Vice President na si Madam Sara Duterte. At alam mo, sabi ko nga eh, medyo ako ha, nabilib ako dito sa ginawa ni VP Sara Duterte ha. Ako, medyo ano ako dito. Sabi ko nga siyempre pinapangalagaan ni Vice President Sara Duterte yung relasyon niya kay Pangulong Marcos, 'di ba? And yet she has the balls of saying hindi siya pabor dito sa Afghan refugee. Eh, alam naman po natin ang ating presidente, isa sa mga may pautot dyan. So, sabi nga ni Pangulong Duterte, naku po, mukhang magkakaroon ito ng conflict. Okay? Tingnan natin, panoorin natin. Ha? Pasok! Oh, ito. Eh, sinin. Ito. Oh. Ay, pala. SMNI. Truth that matters. Inihayag ni dating Pangulong Duterte ang posibleng epekto sa tambalang PBBM Sara Duterte sakaling magdesisyon ng presidente na papasukin ang mga Afghan national sa Pilipinas. Si Daniela Paulite magbabalita. Posibleng magdulot ng hidwaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sakaling magdesisyon ng Pangulo na papasukin ang mga Afghan national sa bansa habang tutol naman dito ang Vice Presidente. Ito ang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa nitong Lunes. I would make a bold prediction that would cause a kusot, a warp, maybe something there. And I do not know, mas kilala mo ang anak ko kaysa ako. You know the way Inday thinks and reacts. Una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice President Sara sa hiling ng Estados Unidos na tumanggap ang Pilipinas ng 50,000 Afghan refugees dahil ito anya'y banta sa ating seguridad at soberanya. Ibinahagi naman ang dating Alam mo, ito ha, dalawang obserbasyon ko lamang dito. Una, ito ho ay talagang bold step para ho kay VP Sara Duterte. Dahil nga po, hindi ho madali na kumontra, lalong-lalo na ho sa presidente. Dahil alam naman po natin, maaring si Pangulong Marcos ay nagpapakita ng kahinaan. Although, pag nag-decision ho yan, hindi natin alam kung sino nasa likod niya. Kaya minsan, talagang kumari, halimbawa, yung Maharlika fan. Diba? Ang bilis na ipasa kahit mali-mali. Alam nyo ba, mali-mali yung mga ginamit na mga text doon sa Maharlika fan. Kasi nga, ipinapapaspas ni Pangulong Marcos. So, kahit papaano, even if we think that PBBM is weak, meron siyang kahit papaanong hold o command. Bakit to? Kasi marami ang sumisipsip at naniniwala sa propagandang 31 million. Kung gusto mo ng boto bilang senador, sisip-sip ka ngayon kay Marcos kasi iniisip mo 31 million. Ganoon lang naman kasimple 'yon, 'di ba? Ngayon, para kontrahin mo 'yung gusto ni PBBM. Ewan ko lang, ang tanong dito ngayon, sino sa kanilang dalawa, si VP Sara Duterte o si Pangulong Marcos ang babaluktot? Ayan, yan ang kaabang-abang. Sino kaya dito sa dalawang to ang unang magtataas ng watawat na puti at sasabing, sige na nga, ikaw na nga masunod. Titingnan natin ngayon yan. Diba? Kaya nakakahanga dahil inilagay ni VP Sara Duterte ang kanyang prinsipyo sa gitna ng usapin dito sa Afghan. Pangalawa, kaya ako ay kahit papaano nabibilib talaga ho kay VP Sara Duterte, dahil nga po gusto ng Amerika ito. And you know, sa ating bansa, sa ating kasaysayan,
napaka-importante ng sinasabi ng Amerika sa Pilipinas. Alam naman natin na maraming ang nangyaring pagpapalit ng presidente dahil sa kagustuhan ng Amerika o dahil sa suporta ng Amerika. Alam naman po natin yan. So, we know that tayong mga Pilipino, we value the command or sabihin na natin na the likings and the wants of these Americans, di ba? So, yung para kumontra si Sara Duterte sa Amerika, si Vice President Sara Duterte, eh napakabigat. Napakatinding paninindigan niya. At hindi siya natakot na baka mamaya, eh hindi siya ang suportahang kandidato sa darating na halalan. Naku po, naku po. Kaya ako ay nabibilib. Kaya nga, hindi ko alam at bakit nila sasabihin na si Tulpo ang gusto natin. Kayo hubang mga ensimada vlogger at mga butas na vlogger ay talagang sadyang kapiraso ang utak? Kung gusto ninyo, maglagay po kayo dito ng GCash number, i-comment nyo na. At para pag binalikan ko itong video na ito, padalhan ko kayo ng 500 at bumili kayo ng utak sa palengke. Para naman magkaroon-karoon kayo ng utak kahit papaano. O kung gusto nyo, kahit hindi na lang utak, patulad ni Attorney Kabutas, eh bumili na lang kayo ng confidence. Di ba? Oh, sabi nito, boss, di ba ayaw ng USA sa Duterte? Actually, wala namang pronouncement na gano'n ng Amerika, pero yun na nga eh. Kaya nga eh, alam mo, kaya nga nakakabilib po itong ginawang move ni VP Sara Duterte by saying, no, ayaw namin yan. Easy, huwag yung padala sa amin yan. Alam mo, mabigat yan. Kasi nga, hindi ho biro yung ganong klaseng ano. Para kang ang aga mong kumontra. Tandaan ninyo ha, itong Afghan refugee na to, it's not about Afghan refugees. Okay? Itong Afghan refugees na ito, it's all about the US. Meron niyang nagsasabi na malamang, sabi nila ha, posible na baka nga daw gamitin pa ng Amerika itong Afghan refugees na ito pagka nagkaroon ng labanan between America and China. Okay, ito yung mga pananaw ng ilang mga eksperto patungkol dito. Remember, these Afghan refugees na tinatawag nila ay hindi ho mga ordinaryong Afghanistan na mga citizen nila. Ito ho yung mga naging katulong ng Amerika dyan sa Afghanistan. So, some of them maybe, I'm not sure ha, pero yan ang thinking ng ibang mga eksperto pagdating sa security ng ating bansa. Eh sabi nga nila, baka ito yung mga ginamit ng Amerika, mga spies, mga kung sino-sinong ginamit na para ilaban sa Afghanistan. Eh ito yung mga yon. At para masala muna sila, eh gusto nilang mailagay sa Pilipinas. At hindi nga natin alam bakit dito sa Pilipinas. Sa dami-dami naman, ang laki-laki ng bansa nila, pwede naman nilang kup-kupin. Diba? Bakit dito? Kasi baka mamaya, gawin nilang mga pagdating ng panahon, eh gamitin nila ho ito. At gamitin nila na magpapunta dito, tapos i-activate nila yung kanilang forces dito sa Pilipinas sa pamamagitan nito mga Afghanistan na to. Yun ang iniisip ng iba. Okay? Na actually, tinanong yan kay Pangulong Duterte at sagot naman ni Pangulong Duterte, possible. That's a possible scenario. Kaya nakakatakot talaga. So, ibig sabihin lamang po nito, etong Afghanistan o Afghan refugees na ito, eh hindi ho ito usapin ng tayo ba'y tutulong o hindi. Ito ho ay usapin ng Amerika. Kagustuhan ng Amerika na dalhin dito. Di ba? So mukhang merong matinding dahilan ng Amerika para dalhin sila dito. At dahil nga yung ating ambassador,
at maging ang ating presidente, eh, ang leaning, eh, pagbigyan ng Amerika, ang lakas ho na loob ng ating vice president para ho kontrahin ho ito. Kaya because of that, yan eh ako, yan yung mga bagay na kahanga-hanga sa ating vice president, di ba? Na si Sara Duterte. Talagang pag isang definition ko nga sa kanya eh, ito ang taong merong kahit babae ay may yag balls. Totoo naman, di ba? Eh, sabi nga ni Pangulong Duterte, eh, mas matapang ito sa kanya. Eh, sabi ko nga, sana talaga. Pangulo na hindi ito sang-ayon sa total ban sa mga refugee dahil tayo ay bahagi ng United Nations at noon ay tumatanggap rin tayo ng mga refugee. Tama yung komento ni Benjo the Great. Tulungan natin sila? Dapat question mark. Ba't di muna tulungan ng gobyerno yung mamamayan niya na naghihirap? Actually, yan ang sinasabi ng iba eh, di ba? Parang minsan kasi ganito. Parang scenario 'yan sa pamilya, 'di ba? Bago ka tumulong ng ibang tao, tulungan mo muna 'yung pamilya mo, 'di ba? Kasi halimbawa, ito ah. Scenario ito sa mga sa pamilya, 'di ba? Mag-aanak ng marami para 'yung anak mo ang pagtatrabahuhin mo in the future para alagaan ka. Actually, medyo may problema ako sa ganyang klaseng mindset. Kasi 'wag 'yong kakalimutan na yung anak mo, pag nagkapamilya yan, dapat ang priority niya ay yung pamilya niya. Nagtatrabaho siya at nag-iipon siya para sa kanyang pamilya. Hindi ho para sa kanyang magulang. Wag ho natin kakalimutan yun. Yun ang kanyang first priority. Pag may sobra, then ang susunod yung kanyang immediate family, which is yung magulang. Pero before that, dapat munang alagaan ng anak eh yung kanyang magiging pamilya. Siya ay nagtatrabaho para sa kanyang immediate family, which is yung asawa niya at yung kanyang mga anak. So dapat po ganun ang ating mindset. Kaya nga sa issue na ito, dapat ganun ang mindset ng ating gobyerno. Tulungan muna yung pamilya. Ano yung pamilya? Ito hong ating bansa. Tulungan muna yung may hirap dito. Kasi ang daming hindi ho satisfied, ang dami hong namamahalan at talagang naghihirap, hindi lamang po yung mga may hirap. Kahit nga huwi na yung middle class, eh naghihirap na rin po ngayon. Kahit, kaya nga sa akin, wala ho tayong wala ho tayong sapat na kakayanan para tumulong ng iba kasi hindi pa nga ho natin matulungan ng todo-todo yung ating mga kababayan, di ba? Mula sa ibang bansa. Gayunpaman, sa sitwasyon ngayon ay kinakailangan anyang gumawa ng mataas na basihan upang masiguro ang proteksyon ng ating mamamayan. Problema ito. Because ako, I am not really for the total banning, sabi ko. Ang gusto ko lang is a standard set in the highest form in the levels of national security that we are really protected as a people. So, under good and substantial terms, I can accept that. Pero ito muna, tignan mo muna sandali, kasi galing ito sa, they come from a country where it is torn. Yes. Red with complicated terrorism. Sa kabilang banda, naniniwala si dating Pangulong Duterte na seguridad ng ating bansa ang iniisip ni Vice President Sara, kaya ito tutol sa pagtanggap ng mga Afghan refugee. He's projecting something that things would not be good for us to be hosting guys from Afghanistan. We just been rocked with the insurgency. Alam mo, tama itong sinabi ni Pepeno 1-2. Pepe number 12. Okay. Kakampi nila South Korea at Japan. Doon nila dalhin. Mayaman naman mga bansang yan. Pero hindi nga lang uto-uto. Ay, tama. Sorry naman. Hindi, alam mo, yun ang problem. Doon nga tayo na
Siguro kasi alam nilang itong South Korea at Japan na hindi sunod-sunuran, nag-iisip. At wala siguro silang ano, wala ho silang kasi it's a matter of negotiation eh. Ibig sabihin, wala ho siguro silang hold to negotiate. Ibig sabihin, wala silang alas, ika nga, 'di ba? Importante yung alas eh. Ano ibig sabihin ng alas, 'di ba? Sa baraha minsan alas eh. Yan yung pangbato mo, para manalo ka sa isang kung ano man yan, tongits o pusoy whatsoever, 'di ba? Hindi ko alam tongits pala, sorry, hindi ko alam kung mataas ang alas. Ah, 'di ba? Kailangan natin 'yan, alas. Ibig sabihin, pag nagne-negotiate ka, 'yun yung parang pang-negotiate mo eh. Wala ho siguro alas ang Amerika sa Japan at saka sa South Korea. Pero sa Pilipinas, baka meron. 'Yun ang hindi natin alam. Kasi sobrang nakakapagtaka yung biglang turn around ng ating pangulo sa mga pagdating sa desisyon pagdating mo sa Amerika. Salamat po, maraming salamat, Jimmy Kim, ha? Banat Bay. Gagamitin nila yan sa war nila for China instead na sundalo. Yun na nga eh, yun na nga sinasabi natin. Kaya nga host, feeling ko, merong alas ang Amerika kay Pangulong Marcos. Hindi ko lang alam kung ano yon, kung bakit ang bilis sumunod ng ating Pangulo, ng ating gobyerno sa kagustuhan ng Amerika. Hindi katulad nung kay Pangulong Duterte noon. Talagang grabe ho ang tablado ho ang Amerika. Ngayon, kahit sinabi na ng ating Pangulong Marcos na walang maidudulot na babuti ang papasukin ang Amerika sa Pilipinas sa usapin ng China at Amerika, yun ang kanyang sinabi. Malinaw pa sa kinis ng ulo ko. And yet, all of a sudden, after wala pang one year, nagbago siya. Bakit? Ano kaya ang alas ng Amerika sa ating Pangulo? At bakit sunod-sunuran ang ating Pangulo? Yan ang ating nakakapagtakang tanong. Diba? Bakit kaya? Ano kaya sa tingin ninyo ang hawak ng Amerika dito kay Pangulong Marcos? At bakit? Basta, ang ano niya. Kung ano gusto ng Amerika, sunod siya. Sabi nung iba, baka daw may kasunduan. Hindi natin alam. ENTV, maraming salamat. Hindi natin alam kung may kasunduan ba sila o baka naman may pang blackmail ang Amerika na maaaring kung hindi naman kasunduan, kasunduan. Dalawa lang yan. It's either kasunduan o kasoduan. So ano kaya dun sa dalawa? Okay? Kasunduan o kasoduan? So yan ang ating isipin. Problems, particularly terrorism. And there's no guarantee that it is America who are now vetting for them or vetting and asking to be accepted is the correct and sure excuse in the matter of waiving our right against the entry of national. Tiwala naman ang dating Pangulo na tulad niya, wala ring bias at walang ibang hangarin ang kanyang anak na si Vice President Sara, kundi ang interes lang ng ating bansa. I'm sure that the Angry Inday, it's always, lalo na sa mga bata. You know, she is the Secretary of Education. And anything that will contaminate the young in terms of violent ideology or foreign influence or thinking would not be good for the Philippines.